Okay, this is part two kanina. We tried to fix this Lenovo na invalid IMEI using CM2 by simply rebuilding the IMEI. Pero itong video naman na to, what I'm going to do here is I will try to fix the IMEI by flashing, no? Sabihin flashing, ipoprogram natin yung firmware niya. Okay, so paano malalaman? Type mo lang is asterisk number 06 number. Makikita mo invalid IMEI. Kaya sa Samsung minsan null nakalagay. Okay? So nag-download na ako ng firmware and i-load ko na sa CM2. Ang gagawin natin is ipa-flash natin. Now, para i-flash siya, kailangan i-turn off mo yung cellphone. Okay. Turn off mo yan. Then, remove the battery. Okay. And then, i-connect mo na sa software mo. Okay. And by now, madedetect na ng CM2 yan and it will continue to reprogram or flashing. Okay, habang nagpa-flashing siya, no, papaliwanag ko muna yung mga terms na ginagamit natin when we are programming a cellphone. So, pag sinabing flashing, it is equivalent to programming or pwede rin reprogramming. So, ang ginagawa natin dito is we upload the file from our PC, laptop, or desktop to our mobile phone. So, ganun ang flashing, no? Pag sinabing flashing, naglalagay tayo ng panabagong firmware sa cellphone. So, ang nangyari, thanks for watching our video. You can comment po kung may question kayo dito sa videos na to or may questions kayo about rebuilding IMEI. So, right now po, ginagawa natin is we are rebuilding IMEI. Itong Lenovo kanina, we tried to rebuild this IMEI using CM2 by simply fixing the IMEI or rebuilding using CM2. Pero ngayon, this time, what we are doing is we are reprogramming or tinatawag natin na flashing. Yun nga, no? Nire-write natin yung firmware from computer, laptop, or desktop na-upload natin sa cellphone. So, pwede po kayo mag-comment sa chat box natin dyan. Okay. Mag-comment lang po kayo. So, yun po. So, ongoing on process na po yung programming and tayo natin. Okay. We will turn on the phone later pagkatapos ng programming. Okay? So, kung may question po kayo, chat lang po kayo. Kaya lang di ko makita. Di kita mabati po kasi hindi ko makita kung sino po yung naka-online sa live video training natin. No? Okay, okay. So, nasa ano na tayo? Flashing Android na tayo, no? Pakikita ko sa inyo yung logs para makita nyo kung nasang part na tayo ng programming. Yan. Nasa badang part na tayo ng Android. So, itong nakita nyo yung logs niya, no? So, papaliwanag ko rin na ang firmware natin is divided into different pinati-hati po yan, no? So, meron tayong para sa boot, para sa language, para sa mga videos, images. So, kaya meron pong mga ganyan po na nakikita nyo. It's because the firmware are programmed in such a way that it occupies different spaces on the IC, okay? On the storage, okay? Or sometimes we call it eMMC. Okay.
So, yan po. Kaya, maririnig nyo rin, may tinatawag na flash address. Okay? So, lahat po yan. So, that is what we call flash address. Kaya, minsan may makita kayo mga flash address because every address, okay, sa storage device o dun sa internal memory na po natin, mayroong specific address din kung saan nakalagay yung mga kailangan ng phone para mabuhay, okay? Or para lumabas yung phones or makita mo ko anong display. So, kung saan nakalagay yung ringtones. So, yun, doon naka-divide sa tinatawag natin na phone storage. Doon nakalagay yung mga kung saan nakalagay yung operating system and kung alin-alin pa, no? So, now na natapos na yung flashing, we will now turn on the cell phone and let's see kung na-rebuild yung IMEI, no? Okay, so let's see. So after pala ng programming, ganyan talaga na maghihintay ka ng konti kasi nagpa-process pa rin yan, no? Pinaparoses pa rin ang cellphone yung bagong firmware na nailagay sa kanya. Okay, so hintay lang tayo. Sa mga latest model, usually 5 to 10 minutes ang hinihintay ko para lang lumabas yung pinaka-menu. So, just give it some time na lumabas yung menu. So, kasi matagal lang talaga siya. Charge. Pagka battery try muna natin 350 battery niya. Okay, so natapos na. Makikita natin na yung menu ng for setup. So we will set up the phone. Hanggang lumabas dun sa pinaka menu. So, skip ko lang lahat, oh. Okay. Then, puro next lang. Okay. So, tingnan natin kung naayos yung IMEI by reprogramming or by flashing. So, ito type mo lang is asterisk number 06 number. Asterisk number 06 number. Ayun. Okay? Okay na. So, kailangan lang talaga, no? You should have the right skills
o may experience ka para magawa mo yung cellphone. Kasi maraming maraming paraan, no? And maraming ways para magawa mo ang isang software problems. And because of my experience, okay, in repairing cellphones, marami na ako napagdaanan. And if you want to learn how to repair cellphones like this one, no, for software training, we have a basic training which I call cellphone software repair magic. Okay, that is, I highly recommend kung you are still nag-umpisa ka pa lang sa pag-repair ng cellphone and you have wala ka pang basic skills about computer, and I highly recommend that you start with that, and then as you go along you can upgrade to using dongles or box. Okay, kasi mas madali mo magagamit yung mga yun if you have the basic foundation, the basic skills in using your computer, okay, para makapag-repair ng mga software problems. So, yun lang muna yung training natin, and I think that's the end of repairing invalid IMEI. So, I will leave a link here, okay, down below this video, or if you are on the Facebook channel, Facebook page ko, you can click that link if that is cellphone software repair magic. Okay, kung wala ka pang idea about cellphone software programming, I highly recommend that. And if you are advanced ka na, no, you can also purchase our advanced training like CM2 Dongle and box training, dongle training. So, yun lang, sir. So, that's all for now muna, and I'll see you on our next video training. Have a great day, everyone. Bye.